Today's video guys is all about paano tayo makakam up ng mga problems. So let me share you my testimonies. Actually, I'm a teacher here in Thailand. So I've been here for almost 9 years. Okay, so I've been here for almost 9 years. So this is my second school already in Thailand. So in the first school, I have spent for 5 months. So, 5 buwan lang ako doon. And then, itong second school ko is nag-stay na ako dito ng maraming taon. So, for the first time na nandito ako sa Thailand, of course, pumunta ako dito sa Thailand para magtrabaho. Diba? So, ang trabaho ko dati doon sa Pilipinas is marketing assistant, like motorcycle dealer. So, yan, of course, nung sinabi ng asawa ko na may tutulong sa akin na pagpunta dito. So, green up ko yung opportunity na pumunta dito sa Thailand para magturo. So, para kasi kung pupunta ka dito sa Thailand, dapat valid yung mga reason mo sa immigrations para makalusot ko sa immigration. So, ganito yung ginawa ko, guys. Punta ako dito sa Thailand on the day of my birthday. Diba? Nag-flight ako ng 9 o'clock in the morning. And pagdating ko dito sa Thailand, all I thought na may trabaho na ako. Diba? Siyempre may kausap ka dito sa Thailand na maghanap sa iyo ng trabaho. And then, in-expect ko yan. Magkakaroon ako ng trabaho. Maybe siguro after a day, after a week. Kasi 1 week lang yung binook na plane ticket ko pag-stay dito sa Thailand. Pagdating ko dito sa Thailand, sinundo ako sa airport. And then, pumunta na kami sa hotel. Then, nababook na hotel para valid yung pag-stay ko dito sa Thailand. Later on, nalaman ko yung kumuha pala sa akin dito is nabudol ako. So, hiningin ako ng pera, which is 20,000 pesos plane ticket, round trip ticket within a week, plus the hotel. So, then later on, lumipat ako ng hotel. So, dyan sa hotel na yan, na nakilala ko yung isang Pinoy na sinabi sa akin na ganito yung nagkumuha sa akin. And then, sabi niya, huwag kang mabibigla at yung taong kumuha sa'yo is talagang budol ba? Alright, so, yan. Nanlumo ako, guys. Kasi bakit nangyari sa akin to? So, I decided to go home. Okay, so in my mind, I decided to go home. But suddenly, tingnan mo naman ang power ng God, diba? Ginamit yung ibang tao para mag-stay pa ako rito. Alright, mag-stay pa ako kasi 5 days yung 5 days yung plane ticket ko, back and forth. So nag-stay ako sa Bangkok and then may recommend sa akin na trabaho which is cleaner. Okay, cleaner ng hotel. So nag-stay ako ng 2 araw. Nagtrabaho ako ng cleaner 2 days. Sa hotel. Alright, after 2 days, hindi na ako pinapasok. Diba? Ang ganda ng buhay ko. Diba? So, tutuloy ko lang guys. So, ganito ang ginawa ko. 3 days, so 1, 2, 3. So, 3 days na yung tapos na araw. So, pang 4 days, well, hindi na ako pumasok. Within 5 days, yung 5 days, yung plane ticket ko na. Diba? So, I decided na uwi na ako. So ganito yung ginawa ko. Pumunta ako sa hotel and then I pack all my things and then kumuha ng taxi. Pumunta ako ng airport. So alam mo guys, very powerful ang Panginoon. Diba? Bakit nandito pa ako ngayon? Kasi wala talaga akong alam dito sa Thailand. Hindi ko talaga alam kung paano kumuha na mag-process ng visa. Hindi ko talaga alam kung ano yung sitwasyon dito sa Thailand. Kung gusto mo talagang magtrabaho dito. Pero, alam mo, blessed pa rin ako, guys. Blessed pa rin ako, guys, kasi may mga taong nag-guide sa akin para ituloy ko yung buhay dito. Kasi naisip ko, hindi lang sa naisip ko sa yung utang, naisip ko rin kung kinabukasan ng pamilya ko. Pero, one more thing na naisip ko is, meron tayong plan na ginawa ng Panginoon para sa atin. So, nandun na ako sa airport guys, alam mo yung ginawa ko. Lumupo ako sa isang gilid. Pinikit ko yung mga mata ko. Nag-pray ako sa Panginoon. Panginoon,
Sabi ko sa kanya, ano man talaga yung plano sa akin, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng sign, bigyan mo ako ng sapat ng lakas ng loob para mag-decide. Diba? Nag-decide ako, guys. Lumuluhan na ako. Alam mo yung sa tabi ko. Yung tabi ko na parang, what happened to you? Why are you sad? Sabi ko, wala. Okay lang ako. Don't worry. So sabi ko. So tinawagan ko yung asawa ko. Sabi ko, ano, uwi pa talaga ako? Kasi naka-decide na ako. Nandito na ako sa airport. Papasok, either papasok na ako sa boarding area. Kasi 5 o'clock na yung flight. Ano, di ba? 3 o'clock, magbubukas na yung boarding, ano, boarding area para magkuha ng boarding pass. So, alam mo yung ginawa ko, nag-pray talaga ako na ano ba talaga, Panginoon? Nandito ako sa Thailand. Siguro may plano ko. So, I decided to stay. May mga tao talagang tumulong sa akin na mag-stay talaga ako dito sa Thailand. So, napadpad ako dito sa Surin province. Dito sa province ng Thailand, which is malapit tayo sa Cambodia. So, ganito yung nangyari, guys. Punta ako sa Surin, may nag-refer sa akin, nakuha ko ng trabaho, di ba? Talagang nakuha ko ng trabaho. And then, tingnan mo yung Panginoon, di ba? Gagawin at gagawin talaga lahat para sa ikakabuti ng anak. Di ba? So, yan. Alam mo yung ano, laging pasasalamat ko, nag-stay pa rin ako rito. So, mahirap. Like, visa processing and everything. So, kumbaga, yung way, nalihis ako ng way. So, yung way na yun is pangbaga. So, ito yung good way at saka yung bad way. So, nalihis ako ng so, palainom and everything. Alam mo, gumawa talaga ang Panginoon para ako'y, ano, para yung buhay ko lilihis into a good way. So, kinuha ko yung pamilya ko, pumunta rito. Alam nyo guys, pumunta dito yung pamilya ko na para magkakasama kami. Diba? So, yung time na yun is mga yung financial status, maliit pa, ultimo centavos, ginagastos namin yan. Diba? So, later on, ano, nakilala ko yung Panginoon through my wife. Okay, so, inopen niya sa akin yung about dito sa Bible na to, about sin, about salvations and everything. Salvation is by grace, not by works. So, yun. I'm a sinner. Sino nga? Sinner ka ba? Oh, I'm a sinner. So, we are sinners. So, inaccept ko na ako'y sinners, na ako'y makasalanan. So, alam nyo guys, inaccept ko na ako'y sinners, inaccept ko ang Panginoon, aking Savior. I talk with God every day. I talk with God through prayers. So, nag-aaral ako ng Bible, about sa mga sinasabi sa Bible. Susundin ko lahat yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Bakit nandito pa ako? Diba? So, very powerful talaga ang power ng Panginoon. Kaya hindi ka talaga pababayaan. Sabihin natin na mahirap nung simula. Very hard nung una. Yeah, very hard. Pero smoothly yan. Okay? Hindi naman yung buhay natin na, hindi naman yung buhay natin is magsisimula ka sa pinaka magaan. Sa mahirap. Okay? Sa mahirap talaga ka magsisimula. Kasi doon mo marirealize yung importance ng Panginoon para sa atin. Okay? So, yun. Inaral ko yung Bible. Nalaman ko lahat-lahat ng mga commandments and everything. You know guys, alam mo, yung kaalaman ko sa Bible noon is very, very small. To be honest with you, very, very small. And then later on, yung nalaman ko, inaral ko yung mga Bible, alam mo, I'm very, very blessed with also my family. Kinaid talaga ng Panginoon. Kung anuman ako ngayon, kung anuman ang nangyari sa akin, kung anuman ang meron sa akin ngayon, dahil sa Panginoon. Okay? So kung anuman ang makikita nyo sa akin ngayon, dahil sa Panginoon. All di mo sabihin, financial problems, sabi ko, just pray to God. God will provide everything. So yan guys, don't forget guys, just pray, talk to Him every day, and everything will be alright. So hopefully, itong motivation na to, makatulong sa inyo guys. Believe in Him, pray, and also follow His commandments. Thank you guys. Have a good day.